for Cindy and July. Paano nga ba tayo nagsimula? Paano nga ba? Year 2015 na nagkasama kami sa isang grupo sa aming barangay. I am 19 years old and I'm 16. At dun nga sa organization na binuo namin, siya ang president at ako naman ay isang member. Dun sa araw-araw naming pagsama, araw-araw sabay tumambay, at nang naramdaman kong may something na, di na ako nagpatumpik-tumpik pang hingin ang number ni president. At sa kinagabihan nga, nung paghingi ko ng number, inabutan kami ng malakas na ulan dun sa chapel na ginawa namin. At sabay kaming umuwi. At sa pag-uwi nga, sa pag-uwi ko lang ng bahay at nung nakabihis na, agad kong tinext si president kung okay lang siya, kung nakapagbihis na siya. Doon kami nagsimula mag-text. Text-text, umaga, tanghali, gabi, alos minsan wala nang tulog, kaka-text. At nung sa text-text nga, doon ako nanligaw. At ayun nga, at pakalipas nga ng ilang buwan, sinagot niya rin naman ako. Nang matamis na matamis niyang oo. Maraming kampuan at pag-aaway, pero kahit na ganun, nanatili pa rin kaming magkakaroon. So, after 8 years, meron na kaming isang baby boy, and now, we are happy living together. Love you too. Couple number 5, Jose and Anastasia. Amin naman po ikukwento sa inyo kung paano ang aming naging istorya ng aming partner. Ako po si Aniseta. Ako si Jose. Kami pong dalawa nagkakilala sa isang simbahan. Noong panahon po na yun na ang mga barkada po namin, minamatch po kami sa isa't isa. Hindi ko po namalayan na talagang noong pagmamatch namin na yun, nagkaroon na po siya sa akin ng crush daw po niya ako. Hindi po ako lumalapit sa kanya kasi ayoko sa kanya noong mga panahon na yun. Ngayon, sabi ko sa kanya, di ba sinabi ko sa iyo na kung ikaw ay maliligo sa akin, pumunta ka sa bahay. Kwento mo yung ating... Nung akin nakapag-decide na siya ay aking ligawan, ay niligawan ko na siya, at ako'y nagliligaw sa kanila na tuwing diok ko lang dahil ako'y nagtatrabaho noon. Ang oras pa ng aking panliligaw ay hapon, hindi gabi, dahil malayo yung aking pinagtatrabahoan. Nung panahon po na yan na nangliligaw siya sa atin, ang sasakyan po niya talaga ay bisikleta. Siya po ay nakatsinelas lang. Madalas po siya tansawa ng mga bayoko na, yung naliligaw sa'yo, yung nakabike na naman, mga patay ang kuko. Ganon. Hindi ko po sila pansin. Kasi nung panahon po na yun, may kasabayan siya ng naliligaw sa akin. Yung puntaga Manila na Seaman. Ayoko po sa kanyang labasin siya, subalit ang una po niyang kinakausap yung magulang ko hanggang dumating ang punto na naging mag-close po sila. At natatandaan mo ba nung mga panahon na yun kung ano yung mga dinadala mo sa akin? Uh-huh. Yung pong kisses na maliit, tapos yung bulaklak na papel. Naiinis po ako, bakit hindi ako binibigyan ng flower na fresh? Ang sabi po niya, hindi na ang kulang, pero hanggang sa tumanda, nakikita mo yung
panliligaw ko sa kanya dahil hapon, hindi gabi. Pero nakuha ko ang loob ng kanyang mga magulang. Totoo po yun. Sobrang pong tiyaga ang ginawa niya sa akin. Kahit dati nahihiya siya, nung bandang uli, hindi na po.